Hello mga kapuntos, magandang umaga po, no? Kagigising ko lang. Ito na naman, start na naman tayo. Maaga akong mag-record ngayon dahil mamayang alas 8 is meron kami activity, yung aming spiritual growth formation. Okay, so hilit ko na lang po ito. Ang gabi po kasi nung kami nagtapos na, may pumasok sa messenger room para magtanong. No, at yung mga natirang naka-raise hand sa Zoom, pinagbigyan ko pa. Kaya mga alas 12 na ako nakatulog to kagabi, no, dahil pinagbigyan ko lang. At ang tanong niya kasi kagabi sa akin, nakapag-interest, patungkol po doon sa Eastern Lightning Church of the Almighty God na nagsimula doon sa China. Ito pong kulto na ito ay matindi ito sa China. Kung babasahin natin na kanilang history sa Wikipedia, no? Kung basahin nyo ang kanilang history sa Wikipedia, Eastern Lightning Church of the Almighty God, talagang nakakagimbal. Sobra nakakagimbal. And then, nakarating niya sa mga iba't ibang parte ng Pilipinas at ang style nila, pakunwari, magprepete niya as Katoliko rin. Yan na, ingat kayo ha. Magpe-pretend yan as Katoliko rin. Pero hindi, kaya pa nila magkipagsabayan sa sign of the cross. Magpakunwaring Katoliko, tapos magkikipag-rosary pa yan kung gusto nyo, doon nyo hahamunin. Kaso nga lang, hindi nila mabanggit-banggit ang Hail Mary. Full of grace, the Lord is with you. Hindi nila kaya banggitin yun. Lahat sila. Dahil kalaban na si Mama Mary, hindi naman kalaban ni Kristo si Mama Mary, pero kalaban nila si Mama Mary. Pag yan napunta sa lugar nyo, nako. At pag nakapanghikayat na ng mga bata, lalo na kapag lagpas na 18 ang edad, nilikalo sa isasama nila yan. At nasa bata na kung kailan siya uuwi, kung gusto niya umuwi o hindi, nasa kanya na yun. Ini-encourage naman nila na manatili sa kanila. Kaya kahit na nalulungkot ng mga magulang sa hindi pag-uwi ng kanilang mga anak, wala silang pakialam doon. Basta sumama sa kanila. No? At papaniwalain nila sa peking Kristo. Si Kristo noon pa man ay nag-iwan na ng babala na darating ang mga bagay na ito. Pero ito sila nang nakakapanloko pa rin, no? So yan ang ating ipapalabas ngayong umaga na ito. Last gist na po ito. Simulan na po natin. Ngayon kumulto na sa messenger natin si Ate Fe Lucero Umnas. Hello, te. Hello, hello po. Hello, te. Good evening, te. Na-late na akong makinig eh. May gusto lang pa ako sana kung itatanong sa iyo, brother. Okay, go ahead, te. Tungkol po sa Church of the Almighty God. Naniniwala pa po. Church. Sa Church of Almighty God po. Asan doon yung Eastern Lightning? Apo. Ay, peke yun. Eh nga po, nag-join po ako dati doon eh. Mm. Tapos po, nung may time na nag-preach na yung preacher na sabi niya, yung mga masasamang tao daw, yung mga bading, yung mga may kapansanan, hindi na daw po pwedeng, hindi na pwedeng pangaralan ng gospel, sabi niya. Bakit daw? Tapos, kasi daw tulad yung mga tao daw yun na yon na saniba na daw ng diablo, kaya wala na silang chance na magkaroon ng magbagong buhay kasi nasa kanila na daw yung demonyo, sabi na na yung espiritu nila, kaya wala na silang chance. Kaya nung time na yon, nagdoda na ako na kaya nag-search po ako. Tapos yun, na-discover ako na culto pala yung
ano na yun, religious group na yun. Kaya yung nag-quit na po ako doon. Pero ano po yung masasabi niyo doon, brother? Peke yun. Sinabi na nga, sige, pagbigyan natin yung sinasabi niya, ano, na huwag daw pangaralan dahil nandoon na doon sa kanila ang Diablo. Sa totoo, sa nangangaral ng Eastern Lightning Church of the Almighty God, nasa kanila yung Diablo. Yun ang talagang totoo doon. Doon sa bakla, depende naman po yun sa bakla. Meron pong bakla na, yun naman din mababago yung kanilang ugali. Bakit? May talagang bakla na pag nung pinanganak, ay talagang kumikembo talaga yan. Whether you like it or not, talagang kikembo talaga yan. Nasa kanila na lang yung, ano, yung ugali. Kung mababago ba sila o hindi, nasa kanila na lang po yun. Bakit? Para lang pong ano, sample ko lang po yung ano yung si Sanrio, Brother Sanrio. Huwag niyo po tatawagin si Brother Sanrio na sister ha, dahil hindi gusto ni Sanrio tawagin siyang sister. Siya ay bading, tanggap po ni Brother Sanrio na siya ay bading. Pero hindi niya sinasang-ayunan na siya ay tawaging sister. Para kay Brother Sanrio, lalaki siya. Kaya nung minsan may nag-comment na nag-transgender daw siya, pinagalitan ng mabuti ni Sanrio sa kanyang live. Ba't mo ko sinasabing nag-transgender ako? Bakit? Gusto mo mag-transgender ako? Gusto mo maging babae ako? Lalaki ako? Bakla siya. Hindi niya ano yun. Pero, kaya ako humanga kay Brother Sanrio dahil lagi niya pinapangaral sa mga nanonood ng mga bading na huwag magipagrelasyon sa kapwa lalaki. Dahil kahit na magdamit babae pa sila, sila lalaki. Sabi ni Brother Sanrio yun. At mali yung sinasabi niya na ano na hindi na kailangan pangaral dahil impyerno lahat yun. Ayon sa ano sa Unang Corinto 6:9 hanggang 10 ganito. Hindi niyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilin lang sapagkat kailan may hindi magmamana ng kaharian ng Diyos sa mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nagipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait at mandarambong, at ganyan nga ang ilan sa inyo noon, ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at binukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Itinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Kasama mga bakla rito at mga tomboy na itinuwid. Ang gagawin na lang po nila is huwag lumabag sa ayon ng Panginoon. Anong ayon ng Panginoon? Makipagrelasyon sa kapwa nila lalaki, kapwa nila babae. Yun. Tama po. Yun. Kaya yung sinasabi ng Eastern Lightning Church of the Almighty God, mali yun. Pangalawa, sabi sa ano sa Mateo 24, simula natin sa 3, ang sabi ganito. Habang nakaupo si Jesus sa isang lugar sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya mga tagasunod niya at nakipag-usap ng sarilinan. Sinabi nila, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari sinabi niyo. At ano po ang mga palatandaan ng muli inyong pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Tingnan mo yung ano, yung Kristo ng Eastern Lightning Church of the Almighty God, nasa China. Yung kanilang Kristo, nasa China, babae pa. Sabi ni Kristo, huwag kayong maniwala. May lilit ako sasabihin, ako ang Kristo, huwag kayong maniwala. Sa mga nasasabi na, andun siya, o dito siya, huwag kayong maniwala doon. Bakit? Tama po. Peke yun. Kaya nung nandito yung ano, yung isang kanib ng Eastern Lightning, Church of the Almighty God, pinangaralan ko siya. Sabi niya, pababalik doon ng Kristo, hindi daw dapat kailangan laging iliteral. Dahil yung iba dyan, hindi naman literal na kailangan nakasakay sa ulap, ababang mula sa ulap, sabi niya. Eh, nung binasa ko yung gawa, tinanong ko siya ngayon, literal ba yun o hindi? Basta ito yung sinasabi sa gawa, ha? Ano bang talata yun? Yung ano? Yung gawa uno yun eh.
saan ba yun na? Ayan, ito. Simulan natin sa 9. Ayan. Sabi sa 9 ganito. Pagkasabi niya nito, dinala siya pa itaas si Kristo, ha? Dinala siya pa itaas. At habang nakatingin sila sa kanya, na pumapaitaas, nakatingin sila mga alagad kay Kristo na pumapaitaas, tinakpan siya ng ulap at agad na wala sa kanilang paningin. Tanong ko sa kanya, ito ba'y literal o simbolikal? Sabi nung kanib, yan po'y literal. Okay, next, 10. Habang nakatitig sila sa langit, may dalawang lalaking nakaputi na biglang tumayo sa tabi nila. At nagsabi, kayong mga taga-Galilea, bakit nakatayo pa kayo rito at nakatingala sa langit? Si Jesus na inyong nakita na dinala pa itaas ay babalik dito sa mundo. At kung paano siya pumaitaas, ganyan din ang kanyang pagbalik. Tanong ko sa inyo, literal ba yan? O simbolikal? Tagal na kasagot. Sabi niya, literal po. Literal. Ngayon, pagbalik ni Kristo, the same ba sa process nang siya'y umakyat sa taas? Hindi na nakasagot yung ano eh. Kasi alam niya kung anong follow-up question ko. Alam ko din na sasagutin yan. Follow-up ko. Yang Kristo nyo sa China nang dumating ba yan? Galing ba sa taas mula sa ulap? O pinanganak ng nanay niya? Ang ginawa nung member ng ano, naglagay ng heads sa tenga, pakunwari hindi nakikinig, nagmumusic daw, pero yung kanyang chat sa kanilang leader, pinicturan ng ate niya, sinin sa akin, sabi nung kanya kasamahan, ano, na-meet mo si Jando? Sigurado ka si Jando na-meet mo? Sabi niya, oh, bakit? Sino ba si Jando? Naku, threat yan sa atin. Huwag ka nang bumalik dyan, sabi niya. Threat pala ako sa ano? Sa Church of the Almighty God. Di ko alam yun, ha? Ngayon ko lang nalaman yun. Oh, dahil doon. So, sa kanya yung ginawa niya, wisdom. Nung wisdom yung nagsasabi nila. Ginamit niya yung kanyang wisdom. Wisdom na ano? Takpan tenga mo? Wisdom ba yun? Oh. Kaya, mali po yan. At pag yan napunta sa lugar nyo, mga anak nyo aakayin, huwag na kayong umasang uuwi yan sa inyo dahil dadalhin nila yan sa kung saan man sila pupunta. Dahil yung anak mismo ng kasamahan namin, nako, swerte lang. Kasi yung pagpunta rito, biglaan yun eh. Kaya dinala niya bigla rito para makatikis ko. Yun, nahirapan talaga sumagot. Ate Fe, okay na ba yun? Okay po yun. At saka yung ano po brother, yung paliwanag nila kung bakit babae daw si Kristo ngayon dahil wala daw imposible sa Diyos. Ay, at saka pantay-pantay yun. Saka pantay-pantay daw po ang tingin ng Panginoon sa babae at lalaki. Kaya siya ngayon ay isang babae. Yes, tama yun. Napatay-pantay ang kanyang paningin sa lalaki at babae. Pero ang pagbabalik niya, hindi niya babaguhin ang itsura niya. Sabi nga, sa paanong paraan siya umakyat, dyan, ganyan din paraan ang kanyang pagbabalik. At sabi sa Hebreo 13:8 ganito, no? Sabi 13:8 ng Hebreo, ganito ang sinasabi. Si Jesucristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. Tapos sasabihin na nagbago ang anyo. Kaya nga po. Yun. Kaya mali yun. Oh. Saan po yun makikita, brother? Pakiulit po kung saan Hebreo makikita yun. Hebreo 13:8. Ay, okay po. Sana matandaan ko. Ayun. 13:8 ng Hebreo. Oh. At saka doon sa ano? Saan? Teka, double check ko lang, ha? Double check ko lang. Saan talata yun sa ano? Hindi ko kasi maano kapag hindi ko to ginamit itong ano ko eh. Itong Bible sa cellphone. Yung ganito. Teka ha. Ara. Mateo 24.
23. Ang sabi ay ganito. Yan. Kapag may nagsabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya sa China, huwag kayong maniwala sapagkat lilitaw ang mga ditunay na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na himala at kababalagan upang malinlang kung maaari pati ang mga pinili ng Diyos. 26, kaya't kung may magsabi sa inyo, naroon ang Kristo sa China, huwag kayong pupunta roon. At kung may nagsabing nariyan siya sa China, huwag kayong maniniwala sapagkat ako na anak ng tao, si Kristo mismo nagsasabi nito, ay babalik na tulad ng kidlat na nagliliwanag mula sa silangan hanggang sa kanluran na makikita ng lahat nang lahi. Eh, ba sila lang nakakita, tayo hindi? Kaya nga po eh. Oh, eto pa. Revelation chapter 1 verse 7. Anong sabi? Magsipaghanda kayo. Darating si Jesus na nasa mga ulap. Makikita siya ng lahat ng tao. Pati ng mga pumatay sa kanya. At iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo. Dahil sa takot nilang sila ay parurusahan na niya. Totoo ito at talagang mangyayari. Sabihin, makikita siya ng lahat. Eh, ba sila nakakakita eh, dyan? Tayo hindi. Yun nga po eh. Yun nga po ang sinasabi ko sa kanila eh. At saka may nabasa rin po ako sa Bible na sabi, kahit nga daw bulag sa time na bababa si Kristo, ay makakakita din sa kanya. Yes, kahit bulag. Pero ang makikita... Opo. Yung Kristong umakyat at hindi yung babae sa China. Opo. Yun. Okay na ba yun at Ate Faye? Okay na po, okay na po brother. Satisfied na po ako diyan. Total po nag-research na rin po ako. Talagang hinahanap ko talaga kasi nagduda nga po ako dun sa tinuturo nila. Kasi magaling sila mag-invite ng mga ano, obligado yung member na mag-invite ng mga pamilya at friends, talagang pinuprosigin nila. Ganun po, kaya ang dami na po nila na naluloko. Yun. So, ingat lang tayo, no? Mas maganda talaga na ano, pasukin ng buto por punto ang mga registration para maipaalam yan sa lahat. Okay, thank you, talaga, Ate. Oh. Thank you din, brother. Nagpapasalamat din ako dahil nakita ko itong ano yung sa Facebook. Ah, ngayon po lang nakita to? May nakita na po, nakita ko na po dati pero inapanood ko lang yung mga video. Pero itong gabi na to, ngayon ko na-timingan na naka-online kayo. Kaya yung nag-join ako. Ang programa po ng Buto por Punto Live Tanungan, Martes ng gabi, hanggang Linggo ng gabi. Ay, hindi pala. Sabado pala ng gabi. Minsan, hindi nakakapagtanungan dahil may talakayan. Dahil pag talakayan, focus lang kami sa katalakayan. Pero pag walang katalakayan, tanungan yan from 8 p.m. to 10 p.m. Ngayon, lumagpas tayo. Alas 11 tayo natapos, no? Okay lang, brother. Natatawa nga ako doon kanina, brother, eh, sa ETS na yun eh. Ayun. Hirap makaintindi. Naiintindihan niya. Ayaw lang niya ipakitang ipit siya. Nawaan ko yun, dati akong hindi katoliko eh. Dati akong hindi katoliko, sabadista ako dati. Kaya alam kong nauunawaan niya ang tanong. Ayaw lang niyang patulan dahil alam niyang maiipit siya. Alam ko yun, no, naunawaan ko siya. Tama, brother, tama. Okay, thank you, Ate Faye. Okay, thank you. So, ang schedule niyo po, brother, ano, gabi-gabi or yes, ano po ang schedule? Monday, gabi-gabi po? Yes, Monday lang kami walang live. From Tuesday to Sunday, from 8 to 10. 8 to 10.
Minsan lumalagpas kami pag masyadong nai-enjoy. Ay, okay. Thank you, brother. At least alam ko na. Oh, dito, makakapagtimbang talaga kayo dito dahil yung mga nagsabi nila, magaling daw sila. Kaya nung invite natin ngayon, brad, pasukin mo si ano, brad, magaling yan dito. Magaling. O, sige, na-in. At saka yung may isa pa akong tanong, brother. Sige, go. Yung, di ba, yung sinasabi pa nila na yung mga masasamang tao, hindi na rin daw sila dapat turuan nga. Totoo ba yun? Parang hindi ako naniniwala dun eh. Ay, naku. Di ba, dapat nga turuan yung masasamang tao para malaman nila yung mga salita ng Diyos. Di ba? Oo. Oh. Eh, kahit si Kristo nga, espiritu na, tinuturuan pa rin eh. Espiritu na, ha, tinuturuan pa rin. Sabi sa unang Pedro 3:17, mas mabuti pang magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti kung ito talagang kalooban ng Diyos kaysa sa magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng masama, sapagkat si Kristo ay pinatay kahit wala siyang nagawang masama at minsan lang siya namatay para mapatawad ng mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin ng mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman pero binuhay siya sa espiritu at sa kalagayan niyang espiritual nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Tamo? Talagang grabe. Ano, brother? Ngayon ko lang yan narinig. Oh, spirit. Oh, wala yan sa ano, sa Church of the Almighty God. Talagang brother. Yun. Thank you, Ate Faye. Oh, okay, thank you then, brother. Okay, so lipat naman ako dito kay ano? Kay brother AJ Rivera. Talaga naghintay siya, brother AJ. Pasensya ka na kanina, ha? Kasi na ano ko dun sa sinasabi nila na magaling daw yun eh. Brother AJ Rivera? Andiyan ka pa, bro? Hello? Unmute, bro, unmute. Click mo yung unmute screen, bro, kung nandiyan ka. Kung nandiyan ka, mag-unmute ka, bro. Ah, wala siya dyan. Malaman tulog na to. Okay, ito naman tayo. Ah, ano ito siguro to? Ito tayo kay Lynn Placido Briones. Ate Lynn? Ate Lynn? Good evening. Eh, kailangan ko na matulog, te. Malapit na alas 12, te. Lynn Placido Briones? Yes. Hello, te. O, ano atin? Sa akin lang ay magpapayag lang ako na ang aking gawain ay ipagdasal kayong lahat dahil natutuwa ako sa laban ninyo. Laban pala natin sa kalaban ni Lord. Tapos, ang isang tanong ko eh, yung ibinigay sa akin ni Brother Wendell na exercise oil dun sa Batangas ko pinadala, eh marami kong kaibigan, yung isa kong kaibigan ang tumanggap, pero dahil sa mga narinig kong mga patotoo, marami akong mga kaibigan doon na nagkakasakit, pumupunta sa mga albularyo, parang ganun. Eh sabi ko sa kanila kanina, nakiusap ako sa aking manugang na tawagan at ang gusto ko lang kausapin na pwedeng kahit isang kutsarita lang yung mga may sakit na mga kaibigan namin, kung normal ang lasa ng olive oil na merong blessing, okay lang, patuloy lang ang pagpagamot sa doktor. Mm. Pero pag may reaction, kung katoliko kayo, edi punta kayo sa pari natin. Magpa-anointing of the sea kayo at magtanong kayo kung paano matatanggal yung reaction na yan. Ganyan. Mm-hmm. Kasi ako, wala akong sarili ko ngayon eh, dahil ako ay nandito sa China. Okay lang ba na, kasi ang mga kaibigan ko doon, iba-ibang, hindi lang katoliko. Mm. Lahat ng mananampalataya. Pero
dahil tumagal ako sa kanila at inaako ng dalawang barangay. Naniniwala sila sa akin. Pero dahil nandito ako sa China ngayon, kahit na naniniwala sila sa akin, edi okay lang ba na patuloy ko rin silang subaybayan? At hindi ko naman sinasabi sa kanila na bumalik kayo sa Katoliko. Hindi ko sinasabing ganun. Basta sabi ko, sabi naman sa banal na kasulatan na kahit kayo hindi sa Katoliko, kung kayo'y nagsasabuhay ng buhay na ninanais ng Panginoon, makita-kita na lang tayo kung totoong pagkikita pa tayo sa langit someday o sa impyerno, kasi contaminated ako eh. Okay. Kaya ang isa sa gagawin ko, ginagawa ko na, ay ang ipanalangin lahat ang grupo natin. Tapos sabi ko sa sarili ko, Lord, kung makakaligtas ako at hindi ako mawawala dito sa mundo, ninanais ko pong makapagpatuloy ako sa paraan na kahit nun sa mga kasamahan ko doon, tapos pag pinalad pa akong kumita uli ng pera, kasi ngayon wala na akong kinikita dahil tumutulong lang ako rito ng physical sa mga anak ko, nais kong ituloy ang mission ko. Kung noon ang mission ko lang ay yung mga kasamahan, nakakapagpaaral ako ng nagpapari, pero ngayon iniisip ko na pag binigyan ako ng pagkakataong pa ng Panginoon, edi gusto kong tulungan ang punto por punto, kasi marami akong alam na pamamaraan sa paghahanap buhay. Marami na ako natulungan ng mga tao. Pero sabi ko sa sarili ko, yung tulong na yun ay hindi galing sa akin, kundi galing sa Panginoon. Kung ano yung ginawa ko sa kanila, gawin nila sa ibang tao rin. At ito mga tao na tulungan ko, iba-ibang pananampalataya. Kaya nakasundo-sundo sila doon na kahit dating daan, kahit Iglesia ni Cristo, kahit na born again Christian, nakakasundo-sundo na sila. Hindi katulad nung araw na nagpapatayan sila. Yun. Okay lang ba? Ayun ang tanong ko. Okay lang ba na sabi ko kahit iisang kutsarita, yung mga may sakit, yung willing lang, painumin mo yung mga kaibigan natin na naniniwala sa akin. Yun. Yung okay lang po ba na sinabi yun? Pero ang sabi ko sa kanila, pag at huwag nyo nang ituloy kasi baka mamaya may mangyari, hindi pa maganda. Mahina kasi ang signal doon, kaya hindi nila mapakinggan ng punto per punto. Ay, maganda yan. Ganito lang yan, Ate. Unang gawin mo ganito. Pag-uwi mo galing sa China, punta ka sa Bohol. At marami naman akong mga record na mga patungkol dyan. Pwede kang dito. Bigyan kita ng kopya. At yun ang i-play mo doon. Okay. Pag uwi mo sa inyo. Oo. Yun. Okay na ba yun, te? Yun ang... sabi nga nila, Ate, huwag kang mag-alala. Pinagdarasal ka namin na makakabalik ka pa rito sa amin. Kasi sabi ko sa kanila na yun, namamagana yung aking kidney. Tapos may nangyari sa akin sa ospital, kaya papilit akong umuwi dito sa bahay dahil sa ospital nagkalabugan yung alauna hanggang alas tres. Yung sa CR, pero walang nagigising. Ako lang ang nakakarinig. Tapos salamat din kay Ate Edna na lagi niya akong binibigyan ng link, kaya nakakapakinig ako. Tapos nagdarasal ako, at saka hindi ako nagpapatotoo dahil alam ko na
Sabi nga ninyo, dahil ang tatay ko ay isang albularyo, contaminated ako, eh sa akin pa ibinigay. Kahit hindi ko ginamit yun, still 90% na sa akin. Kaya lang, siguro dahil sa mga bagay na kumapit ako ng gusto sa Panginoon, ang aking devotion ay sa Eucharist at saka kay Mama Mary. Na-deliverance ka na, te? Wala pa. Nandun na. Duration, ha? Na-deliverance ka na ba? Wala pa. Ako lang, sa sarili ko. Yung mga ibinibigay mong mga sa mga tao dyan. Kailan ka uwi ng Pilipinas, te? Tinitignan ko. Ha? Kailan ka uwi ng Pilipinas? Kadadating ko dito ng November uli kasi nung sinasabahan ko ang bunso kong anak kasi sabi niya pinabayaan ko daw siya pero alam ko hindi ko siya pinabayaan kaya lang gusto kong maramdaman niya na hindi ko siya pinabayaan. Tapos ako nag-aalagaan mga anak nila, hindi naman ako nanghingi ng pera sa kanila para makaipon sila ng pera para for the future nila. Tapos sabi ko sa kanila, sana masama niyo doon sa Macau. Kasi doon sa Macau may pare, dito sa China walang pare. Eh nakapag-confess naman ako doon sa pare kaya lang wala siyang alam sa pag-exorcist. Eh sabi niya sa akin, tatanong-tanong daw siya pag ako'y nakabalik doon, tsaka kami mag-uusap uli. Kasi sabi ko, gusto kong bulin yung aking kaluluwa. Yeah. Kailan ka ba sa Pilipinas, te? 2 years ako dito eh. November ako dito. So, November 2025 ka uwi. Oh. Sa pag-uwi mo, te, dalawin mo kami rito. Oh, ganun ang gagawin ko pag ano kasi sabi ko nga kung yung hinuwala naman tulong na nagagawa sa akin kasi mahusay ako dun sa pagkita ng pera nung araw. Eh ngayon, nag-donate nga ako ng lupa para tayuan ng isang tangke ng tubig para sa 2 barangay. Magkaroon ng tubig doon sa amin kasi kami, puro bundok yun sa amin. Tapos, walang katubig-tubig, mga 2-3 kulitro bago sila makaipon ng tubig sa burol. Parang ganon. Kaya, meron na kaming tubig doon. Tapos sabi, kasi may naging pondo na taga World Vision Korea, ang kailangan lang nila lupa. May lupa naman ako, nag-donate ako. Sige, ganito na, te. Yeah. Pagbalik mo sa Pilipinas, kami ang unang dalawin mo. Okay ba yun? Opo. Okay, thank you. Tatalawa ko dyan. Okay, thank you. So, dito naman ako ngayon. Balikan ko si AJ Rivera. AJ Rivera, andyan ka na, bro? Wala pa rin. Okay, tulog na talaga ito. Erinide, hello? Erinide? Bro Jando, good evening. Hello, te. May pangunta na ba ko? Kanang, kalimut ko sa verse, kanang pan ba ka tong, na kasi nanguta na sa kwa kanang born again ba nga, ngano na tagapangayo ug tabang sa mga spirito sa langit? Nakalimot ko sa verse. Na ba to verse? Na. Ito. Sabi dito sa pinadayag sa East 9 ba yun ang ganjis? Di ko lang tingnan lang natin ito na sinasabi dito. Nang tanggalin ng tupa ay kalimang selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila sa salita ng Diyos. Sumisigaw sila ng malakas, Panginoon, makapangyarihan, banal at tapat, gaano po upo kami katagal na maghihintay bago nyo katulad ng parasahan ang mga taong pumatay sa amin. Dito sa talatang ito, meron pong sumisigaw dahil humihingi ng hustisya.
At ang Panginoon, di naman niya magdadalawang isip na bigyan sila ng, ano, ng hustisya na kanilang hinahanap. Ngayon, doon naman sa paghingi po ng, ano, ng supplication, yun po ay nasa, ano, nasa ikalawang Timoteo 2:1-2. Ang sabi ganito, ate ka, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Wait lang. Hindi pala, una Timoteo pala yun. Kamali naman ako. Oh, at, teka ha, double check ko lang ha, kung anong, nakalimutan ko kasi anong talata yun eh. Sige bro. Yung sa, ito ginamit to ni Padre Darwin doon sa ano eh, sa debate niya kay, napalo mo yung debate ni Padre Darwin? Doon patong sa kay Camacho? O Camacho, yun ang topic nila. Ah, oh, okay bro. Sige bro, kaya nakalimutan naman ko ato. Yun ang topic nila, ano doon? Tungkol yun sa supplication of the saints. Eto ngayon oh. Hebreo 12:23. Ito na. Ito, enahin natin to. Wait lang ha. Ito. Ito sabi yan. Una, Hebreo 12:23. Ang dinaluhan ninyo ay masayang patitipon ng mga panganay na anak na mga pangalan na nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. So, yung paglapit sa Diyos, okay yun. At yes, ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Ito yung mga santo. Oh. Sa English niyan, "You have come to the spirits of the redeemed in heaven. You have now been made perfect." Kasi ang kwa niya bro is di daw madungog ang atong mga prayer. Ay, bakit hindi madungog? Anong reason hindi madungog? Kay kwan daw, kay kwan lang po daw sila kanang mga kwan, kanang mga nalimpyo po ni, niligtas po ni Lord. O mga spirit na po sa taas. Anong kwan? Hindi nila naririnig? Paano hindi nila narinig? Kay mga tao lang po daw sila nagiligtas. Oh, niligtas, pero paano hindi naririnig? Yun ang tanong ko, ba't paano hindi naririnig? Ano yung reason nila dun? Mabot nung... Wala yung kabalo, bro. Ayun, no, so... Hindi daw ma... Hindi daw madungog ato mga prayer. Hindi lang, ha? Ah, ito pa. Si Apostol Juan, narinig nga ni Apostol Juan, eh. Oh, Revelation 5:13. Ang sabi ni Apostle Juan ganito. Yan. At dito sa Tagalog para madali natin maunawaan. Sabi ni Apostle Juan, "At narinig ko ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, at sa dagat na umaawit. Ibigay sa nakaupo sa trono at sa tupa ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan magpakailanman." Eh si Apostol Juan mismo nakaranas na ano eh, narinig niya ang lahat eh. Pinaranas sa kanya eh. Kung narinig niya ang lahat, nagawa niya yon nung siya ay pinakitaan ng ano yung nandoon sa langit, magagawa ng mga santo yan. Okay. Tama. Narinig niya eh. Baka sabi nila, hindi na makarinig yan dahil sabi sa Biblia, wala na silang alam. Yun, sabi Mm-mm. nila yun. Ang tinutukoy po doon yung katawan na inilibing. Okay. Pero, yung kanilang kaluluwa, buhay yun. Bakit? Okay, bro. Sabi sa Mateo 10:28 ganito. 10:28 ganito. Yan. "Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa." So yung kaluluwa mo, buhay. Kaya nga si Moises, nagawa niya magipag-usap kay Kristo kahit nakalibing na ang kanyang katawan. Sabi dito sa 7:3 ng 17 pala.
17:03 ng ano ng asinala sa uno, si uno sa uno. Pagkaraam ng anim na araw, isinama ni Jesus sina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan sa isang mataas na bundok na sila-sila lang. At habang nakatingin sila kay Jesus, nagbago ang kanyang anyo. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at ang damit niya ay naging puting-puti na parang liwanag. Bigla nilang nakita sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sa pagkakataong ito, ang katawang lupa ni Moises na kalibing. Okay, bro. So, nakikipag-usap sila kay Jesus. Yes po. Yun. Isabihin, mali yung unawa nila eh. Paano magkarinigan? Eto pa. Unang Pedro 3:19. Ang sabi ganito, at sa kalagayan niyang espiritual, si Kristo, pinatay, binuhay sa espiritu. At sa kalagayan niyang espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Oh, ba't siya mga ngaral doon? Hindi na pala nakakarinig ito. Yun. Okay na yun, te? Salamat kayo. Okay. Nakuha na ako ang katong kay Father Darwin. Salamat, bro. Okay, thank you, Ate Irinide. Yan, so dito naman ako ngayon kay AJ Rivera. Ikatlong beses. Brother AJ, andyan ka pa ba? Gising ka pa, bro? Pag gising ka pa, bro, please click unmute. Dahil matutulog na ako, 12:07 na. Ah, wala. So, ayan, panahon na para matulog. Yan is Ignos na panahon na para matulog. Okay, bigay ko na uli kay Ate Edna ang host. Asa ba si Ate Edna? Nawala si Ate Edna. Ayun. Bigay ko kay Ate Edna uli ang host. At ako'y matutulog na. Kayo na bahala mag-chika-chika dito. So...